Hi students, this is Teacher V and welcome back here on my channel. Malapit na tayong matapos sa ating lesson dahil nasa week 7 na tayo at ang topic is about law of cosines. Ayan, pero bago tayo mag-start, click mo muna yung like button sa baba nitong video, pag-iwan ng comment kay Teacher V at i-share sa mga kaklase mo para makatulong ka rin sa kanila sa pagsagot nila ng mga learning tasks. Now, pagtapos mo nang gawin yun, di pwedeng-pwede na tayo mag-start. Ano nga ba yung law of cosines? Ang law of cosines ay ginagamit natin kung ang ating triangle ay oblique. Again, pag sinabi nating oblique triangle, ito yung mga triangles na hindi right triangle or walang 90 degree angle na triangle. Okay. Pero itong law of cosines ay pwede lang nating magamit kung given yung two sides and yung included angle ng triangle or yung SAS, or pwede rin natin gamitin ang cosine, law of cosine, kung given yung tatlong sides of, or SSS. Okay? At ang ibig sabihin nito ng law of cosine, the square of a side of a triangle is equal to the sum of the squares of the other two sides minus twice the product of those two sides and the cosine of the angle included between them. Parang ang gulo ng definition, di ba? Pero lagyan natin ng equation para mas mapadali yung pag-intindi natin sa law of cosine. Sa madaling salita, ang ibig sabihin nito, ng statement na to is this. Ayan. So, a squared is equal to b squared plus c squared minus 2 times yung bc cosine a. Pagka b squared naman, a squared plus c squared minus 2 times ac times cosine b. At pag c squared, a squared plus b squared minus 2 times ab times cosine c. Yan ang ibig sabihin ng law of cosines. Or po pwede rin naman ito yung alternative form niya. Cosine a is equal to b squared plus c squared minus a squared over 2bc. Or cosine b is equal to a squared plus c squared minus b squared over 2 times ac. Then yung cosine c is equal to a squared plus b squared minus c squared over 2 times ab. Ayan yung mga equation na gagamitin natin sa pagsusolve ng mga unknown parts ng ating oblique triangles. Okay. Now let's apply the law of cosines and solve the following problems and round the answer to the nearest hundredth. When we say nearest hundredth, meaning to say, 2 decimal places lang ang kukunin natin. Meron ng given dito na dalawang sides. Yung C is 12 and B is 7. And then itong angle or included angle ng dalawang side na to is angle A. So 115 ang measurement niya. Makikita natin na ito ay SAS or side angle side. At pwede na talaga natin gamitin dito ang law of cosines. At ang unknown or hinahanap natin is yung angle B, angle C, and yung side A. Unahin natin i-solve yung A. To solve for A, edi apply natin yung law of cosine. Ito yung kukunin natin dahil A ang hinahanap. So, A squared is equal to B squared plus C squared minus 2 times BC times cosine A. So, substitute lang natin yung mga given natin dito sa ating formula or equation. So, ang B is 7. So, 7 squared plus yung C is 12 squared minus 2. Then, i-times natin yung B and C. So, 7 times 12. Then, i-multiply sa cosine 115. Angle A is 115. Unahin natin yung nandito sa pinakaloob na parenthesis. 7 times 12 is 84. 84 times 2 is 168. Cosine 115. Then, simplify lang natin yung mga squared. 7 squared is 49, then 12 squared is 144. Then, i-add natin to 193, and ito ay pag-multiply natin. 168 times natin sa cosine 115, ang lalabas dyan na sagot ay ito. Magtataka kayo bakit may negative. Okay, so okay lang yan, huwag kayong matakot, ganun talaga, eh, negative yung lumabas din sa ating calculator. Kaya okay lang yan. At, simplify na natin to 193 minus negative 70.999867. Ang lalabas dyan is 263.998. Pero, bakit tayo biglang nag-square root?
Tandaan na kailangan A lang ang makuha natin. Kailangan A lang to. At para matanggal yung squared, i-square it natin both sides. Para ma-cancel yung squared, maiwan lang yung A. So pag i-square it natin both sides, edi magiging A na to, then anong square root ng 263? Okay, lalabas dyan pag pinindot natin sa calculator is 16.25. Therefore, yung ating A is 16.25. Next, susunod na gagawin natin is we're going to apply the law of sines to find the angle opposite the shorter of the two given sides. So this angle is always acute. Susunod na isosolve natin is yung angle opposite the shorter side. So compare natin itong 12 and 7. So anong mas maliit? Yung 7. So ano yung opposite angle niya or katapat na angle? Katapat niyang angle is angle B. So ito yung susunod nating isolve, angle B. Now, to solve for angle B, apply natin yung law of sines. So, sine A over A is equal to sine B over B. Ang ating A is 115 at ang na-compute natin na A is 16.25. Is equal to sine B. So, unknown yung angle B. So, lagay lang natin B over yung B natin na side 7. Then, cross multiply. We have 7 times sine 115 is equal to sine B times 16.25. Divide natin both sides to 16.25. Ang dahilan para ma-cancel to at maiwan yung sine B. Kasi ang hinahanap nga natin is yung angle B. So makakancel na yan. At ito, makukuha natin yan pag pinindot natin sa calculator, makukuha natin yung 0.39. So pipindutin nyo lang yung 7, then times nyo sa sine 115, then equal, pagkatapos pindutin yung divide, then yung 16.25. So, ito yung lalabas dyan. 0.39. At angle to, angle ang pinag-uusapan natin, angle B. Kaya gagamit na naman tayo ng shift sa ating mga calculator. Okay? Shift or second function or second F sa inyong mga calculator. So, ipepress nyo yung sine raised to negative 1, okay? Sa cellphone, pwede rin. Or sa scientific calculator, yung shift, then yung sine, sa calculator para ma-compute yung angle. Okay? So, pag pinindot natin yan sa ating mga calculator, ang lalabas na angle natin for B is 22.98. So, ang angle B is 22.98 degrees. Isa na lang hindi pa nakukuha yung angle C. How to solve for angle C, edi i-add lang natin yung dalawang angles na nakuha natin, yung 22.98 and 115. Pagka-add natin, yung minus sa 180. So, we have 115 plus 22.98. The answer is 137.98. Then, saka natin yung minus sa 180. Ang answer is 42.02. Ang angle C natin is 42.02. So, sa kumpleto na yung measurement ng ating triangle. Next, how about if you're going to solve for triangle ABC and if C is equal to 38 degrees, A is 42 and B is 57. So, dalawang side ulit ang given and isang angle. So, katulad na katulad lang din ng given kanina, SAS or side angle side. At sa pagsusolve nito, di kahit hindi na tayo mag-drawing, i-assume na lang natin, solve natin yung C. Dahil nawawala yung side C. As you can see, may A tayo and B, so wala yung side C. So, gamitin natin yung C at ang formula natin is C squared is equal to A squared plus B squared minus 2 times AB times cosine C. So, pagkatapos, i-substitute natin yung mga given dito sa ating formula or sa equation. So, ang A is 42, then yung B is 57, A squared lang natin, minus 2, times natin sa A and B. So, 42 times 57 times natin sa cosine, yung angle natin, 38. So, squared lang natin yung dalawa. So, we have 1,764. 57 squared is 3,249. Dito, ipag-multiply muna natin to, 42 times 57. Then, i-multiply natin sa 2. Pagkatapos, i-multiply natin sa cosine 38. Okay, pag-add muna to, then i-minus natin sa 4,788 times cosine 38. Ayan. At ang hindi natin sa calculator, ito na yung lalabas.
1,240.0045111. Pero katulad ng ginawa nga natin kanina, i-square it natin both sides. Para ma-cancel yung squared, matira na lang yung C. At kunin natin ang square root ng 1,240. Ang answer dyan is 35.21. So, ang side C is 35.21. Sumunod, kukunin natin yung angle A. Okay, so given naman yung angle C, so kunin naman natin yung angle A, at ang gagamitin natin is law of sines. So, katulad lang din na nga nang ginawa natin sa number 1 na triangle kanina. So, sine A over A is equal to sine C over C. So, law of sines yung ginamit natin. At ang hinahanap nga natin is angle A, tapos meron naman tayong angle C na given, kaya sine C ang ginamit natin. Sine C over C. Substitute natin, sine A over 42, so that is our A, is equal to sine 38, ating C, 38, and yung na-compute natin na C is 35.21. Then cross-multiply, 35.21 times sine A is equal to sine 38 times 42. So, pinag-cross-multiply lang. And we divide both sides to 35.21 para ma-cancel, maiwan yung sine A. Then, sine A is equal to 0.734387. So, gagawin mo lang, pindutin mo lang itong sine 38 sa inyong calculator, then i-multiply sa 42, then divide sa 35.21, ito yung lalabas na answer. Pero, angle ang kinukuha, kaya hindi tayo hihinto dito. Pre-press natin sa ating calculator yung shift or second function, tapos sine, para makuha natin yung angle. At pag pinindot natin yan sa ating calculator, ang lalabas is 47.26. Meron na tayong side C, meron na tayong angle A. Ano na lang ang kulang? Kayong angle B ang nawawala. So, isolve natin yung angle B. Since meron na nga tayong nakuha ang angle A and angle C, di pwede na nating masolve ang angle B by adding these two angles, ipag-a-add din natin yung dalawang angles na to, then ima-minus sa 180 yung sum. So, to solve for angle B, sa triangle sum theorem, so 47.26, ito yung angle A, plus yung angle B, plus yung ating angle C, 38, then equals sa 180. Pag-add lang natin itong dalawa, the answer is 85.26. And para makuha nga natin ang angle B, we have to subtract 85.26 dito sa ating 180. Ang answer dyan is 94.74. So now, kompleto na yung measurement na ating triangle. So may angle A, angle B, angle C, and then kanina yung unang-una, na-solve na natin yung side C. Next, paano naman kung given yung tatlong sides? Yan, SSS, side, side, sides. So paano natin ngayon makukuha yung angle na nandito sa loob? So, gagamitin natin yung law of cosines to find the angle opposite the longest side. So, the longest side here is yung C. At ang opposite sa C is itong angle C. So, yung angle C ang isosolve natin. At gagamitin natin ang law of cosines. So, we have cosine C is equal to A squared plus B squared minus C squared over 2 times AB. Substitute lang natin yung mga given dito sa ating equation. So, ang A natin is 6, so 6 squared, plus yung B, 14 squared, minus yung C, 17 squared, over 2 times yung A, 6, times 14. So, simplify mo lang. So, 36 plus 196 minus 289 over 168. And then, we have negative 57 over 168. Okay lang yan na may negative. Okay, mag-alala. I-divide na natin. Ang lalabas dyan is negative 0.339285. Pero, makuha ang angle, kailangan natin i-press yung cosine raised to negative 1 or sa inyong scientific calculator, pindutin nyo yung shift, tapos pindutin nyo yung cosine para makuha yung angle dito. At ang lalabas na na angle dyan is 109.83. So, meron na tayo isang angle na nakuha, yung angle C, and that is 109.83. Next, use the law of sines to find either of the two remaining acute
angels. So, meron pa tayong hinahanap na dalawa, yung angel A and angel B. Gagamitin natin yung law of signs. Solve natin yung angel A muna. So, sign A over A is equal to sign C over C. So, cross-multiply lang natin. The answer is 17 times sine A is equal to sine 109.83 times 6. Then divide natin both sides sa 17 para makancel yung 17 nakatabi ng sine A dahil ang angle A ang kailangan natin masolve or makuha. So makakancel na to and pindutin na sa ating scientific calculator yung sine 109.83 then times mo sa 6 then divide sa 17. Ang lalabas dyan is 0.33201292138. Yan, mahaba talaga. At kukunin natin yung angle niya, kaya ipipress natin yung shift, then yung sign, para makuha yung angle. At ang lalabas na sagot dyan is 19.39 degrees. So, ang angle A natin is 19.39. Para makuha ang angle B, i-add lang ulit natin itong dalawa, then i-minus sa 180. 19.39 plus 109.83 is 129.22. Then, i-minus natin yan dito sa ating 180. B nga natin is 50.78. So, nakompleto na yung ating measurement dito sa ating triangle. Nakasolve na natin yung tatlong angles gamit yung law of cosines and then ginamitan din natin syempre ng law of sines. And that's it! I hope na may natutulong ka sa video lesson ni Teacher V. Mas naintindihan mo na ngayon yung law of cosines. Pagdaan mo lang yung mga equation natin or formula para masolve natin yung mga unknowns sa ating triangle. And gumamit syempre ng scientific calculator para hindi ka magkamali. Okay, kaya mo yan kasi konti na lang, matatapos na natin ang buong school year. Diba? Kaya mo? Kasi nga, magaling ka. Okay, so see you again sa susunod. Don't forget to follow me on my Facebook page also, on my VTeach channel Facebook page. Then, kung di ka pa nakasubscribe, baka naman, pwede ka mag-subscribe. See you again on my next video, and bye-bye!